Welcome to our ushering webinar ngayong February 12. We praise the Lord for this time na binigay ng Panginoon sa atin so we can have this time together in studying. Welcome, Sister Ria, Sister Ira, Sister Hazel, Sister Sharon, Ate Flor Agpawa, and Ate Flor Abihero. Yung Sabado natin, at least may andyan si Ate Flor. So far, yung ating seminar, webinar ngayon ay patungkol sa ushering. If you want to talk, just unmute your microphone and then pwede po kayong magsalita patungkol po sa kwan. Kung meron tayong question or meron kayong question na pagbulay-bulayan natin. Okay? Sige po. So, ushering in the church. Ito po yung ating tema ngayong hapon. So, I think this is the first na seminar natin sa ushering, how to usher in the church. So, these are the basic things when it comes to ushering. So, and that's why ito po ay ushering 101, English 101, ushering 101. So, paano tayo mag-usher? Maybe some of us are involved sa ushering. Or maybe yung iba ay gusto pang mag-involve sa ministry, especially pag na-resume na yung worship natin. Okay, so we pray na as we resume our worship, itong seminar na to will help yung ating mga ushers, those who are involved in our ushering ministry, to be more effective sa paggawa ng ministeryo ng Diyos. Okay? So, there you are. So, we'll talk about the meaning of usher. Ano po yung usher na masabi natin? So, usher, generally, sa sanlibutan, in the world view, in the view of the world, usher is a person who shows people to their seats, especially in a cinema or theater or at wedding. So alam natin po 'yon yung mga tao na nasa sinihan may mga usher din sa sinihan they're the ones who are showing you how where to sit, saan po yung may bakante kasi nga hindi natin alam. So it can be in cinema, theater or sa wedding. Okay, sa wedding pinapaupo yung mga ninang at ninong, so binibigyan sila ng upuan kung saan sila. Okay? So, also, when it comes sa church setting, kung sa church naman na ushering, ang tawag sa atin is greeter, or some one way of telling or calling yung usher natin. Greeter, Sila po yung taga-greet. And kung sa church context naman, what is an usher or greeter? It is a person who helps ensure a smoothly running church service and who ministers to people in a variety of practical ways. So, there are many ways na maka-minister po ang ating mga usher sa loob ng iglesia. So, of course, you are still, like for example, telling people or guiding, leading people to their seats. Is also a spiritual ambassador for the local church. Okay, so you are the ambassador for the local church. Why? Because you are pointing people to their church, to their seats, So, ambassador of the Lord. And you are the one who serves as a first representative of Jesus Christ for worship in the church. Now, pagpasok, for example, ng mga members loob na iglesia,
sinong unang-unang mag-greet sa kanila? Sinong unang-unang representative ng Diyos na mag-greet sa kanila? Ushers, ano? Yung mga usher natin, sila po yung representative. Sila po yung unang-unang nagmi-meet ng mga members, ng mga bisita, ano? And that's why yung ministry ng usher is very crucial, ano? Very important. Kasi kung walang usher, eh hindi din mag-guide yung mga bisita. At kung walang usher, eh wala ding mag-greet, ano? Sa mga members or bisita natin. And you are the one, ano? Kumbaga, you are the first person na mag-meet sa mga miyembro, sa mga bisita natin. Okay? Ushers and greeters play a big role as the third and final gateway to the worship experience. Now, sa ating iglesia, for example, wala naman tayong kuan, ano? Wala naman tayong parking lot, or wala namang members na may sasakyan, ano? So, pero sa mga malalaking churches, mayroon silang parking lot, so may mga ushers din doon, ano? May mga guides din doon. Then, sa iba, mga yung mga involved sa mga children's ministry, for example, ano? And then, ang mga usher sa loob na iglesia, no? Sabi dito, you are the final door, kumbaga. You are the final person to the worship experience. So, kung paano ka mag-guide, paano ka mag-lead sa mga visitors, sa mga church members, ay ganun din ka-importante, ano? Yung mag-set ng kuan ano ng espiritu ng isang miyembro for worship. Like for example, kung mayroong usher na galit siya, ano, nagtatanong ka kung saan pwede umupo, for example, ano? Eh tapos parang galit pa siya na magturo sa iyo kung saan yung seat tapos hindi ka naman niya ni guide, 'di ba? So that really breaks your spirit, ano? Maiba yung spirito mo sa worship. Okay, and that's why ang usher is very important for them to know their roles. Okay, and usher can play a significant role in turning that person's experience around by helping them find not only the right seat, but the right frame of mind. You know? Meaning the right set of mind. Kasi pag yung mind ay hindi maganda, hindi apektado ang pakikitungo, ano, yung worship, hindi makapag-concentrate ng maayos. Okay? Sige. May question kayo, sabihin nyo lang yung question nyo. Ha? Kung may tanong po kayo, just say your word. Okay, yun, nakakonect na si Ate Flor Agpawa, no? So, lahat mayroon ng, kuan, ano? Mayroon ng signal. Mayroon na tayong microphone. Okay, sige. So, kung may question kayo, just raise your hand. Mayroon tayong diyang icon na pwede po kayo mag-raise ng hand, no? And then, or pwede kayong mag-ganon para we'll and then unmute your microphone kung may question kayo. Okay? Sige. Tuloy tayo. So anong verse na mayroon bang usher, pastor, sa kwan, ano? Mayroon bang usher na reference sa Bible or sa New Testament? Actually, so far wala, ano? Walang direct verse na magsabi na usher also has yung ginagawa nila noon. Well, we, for some reason, maybe because the church was developing, you know, in the early church, or sa temple, for example. Yung usher, for example, ano, sabi nga ng sa Misa, Psalm chapter 84, verse 10, sabi niya, "For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God
than dwell in the tents of wickedness. So kung baga, doorkeeper, well, we can say that doorkeeper is one ministry ng mga Levites, no, sa Old Testament time. Pero yung ministry na yan ngayon ay pwede na rin gawin ng mga ushering natin. No? Later on, we'll talk about it in a more detailed. No? So, you can say, I would rather be an usher in the church of the Lord, no, than to dwell in the tents of wickedness. Okay? Colossians 3:24, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Okay? So, regardless of your ministry, teaching, witnessing, discipleship, okay, preaching, ano man ministry mo, you are in the service of the Lord and you will be rewarded later on by God. With that, you know, reward ka ng Panginoon. Okay? So, no specific verse that would talk about the ushering, but, you know, helping in the church of the Lord, serving in the Lord. There, you know, marami tayong mga verses na makita. Okay? Of course, ushering is one of those. Okay? Sige. Diretso tayo. So, who can usher, no? Or who can be a greeter sa loob ng iglesia? Okay, mag-greet lang, oh, simple lang man 'yan, pastor. Mag-greet ka lang, hello, hi, ano, kamusta po kayo? Well, maganda din 'yon, 'di ba? And that really needs a good tawag nito. Sabi pa nga nila, pleasing personality. Yung naka-smile ka, ano. Pero the truth is, not just anyone can also be usher. In the same way that not just anyone can sing in the choir, work in children's ministry, or lead a small group. You should have also the right personality or gifts, passion, and ability to make a big difference. So we also function according to the gift na meron tayo, no? So, kung usher ka, dapat pag tinitingnan ka ng tao, hindi ka mukhang galit, no? Kasi merong mga tao na, di ba, maski hindi sila galit, pero yung mukha nila galit, no? So, parang hindi effective yung kanilang ushering sa loob na iglesia. Okay. So, meaning, you can have the gift of this, ano, passion, ability, okay? So, ano po yung mga spiritual qualities of an usher? Okay, so dapat meron tayo nito, ano, spiritual qualities. Well, of course, sa ating iglesia, kung nasa church ka, you should be a member ng church and then baptized follower of Christ. Now, at least meron tayong dalawang qualification na kailangan, ano? We do not allow yung mga unbelievers na mag-usher. We want those who are members of our church, ano? And baptized member ng ating iglesia. Okay? For the reason that that's of course a command ng Panginoon, ano, to follow the Lord in the waters of baptism. Okay? But these two are non-negotiable, ano. So dapat you are a baptized believer, no, believer of the Lord and baptized in the name of the Lord Jesus Christ, Father, Son, Holy Spirit. But aside from that, these are the spiritual qualities of ushers. So maybe tanungin natin yung sarili natin, ano. Am I qualified? Do I have a spiritual qualities? You know? Do I have spiritual qualities of an usher? So, tingnan natin. Okay? Of course, Galatians chapter 5, verse 22-23. Ito po yung pinaka-kuan natin. Ano? Pinaka-base natin. Okay? So, Sir Ira, pwede mo mabasa yung ating text
Galatians 5:22-23. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Thank you, Sister Iyer. Now, of course, ito pong spiritual quality na ito ay hindi lang para sa mga usher, no? Para sa lahat, kasi kung ikaw ay follower ni Kristo, you are growing in these qualities, no? So you should have love, joy, peace, no? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Now, bakit kailangan mo to sa ushering? Okay? Kasi kung minsan may mga members na makulit, ano? So kailangan mo love and patience. Okay? So kailangan mong mayroon kang love and patience. Okay? And to be kind to them, no? And then be good to them. And then meron kang faithfulness, of course, sa gawain ng Panginoon, ano? So these are the qualities, spiritual qualities, which are, of course, the fruit of the Holy Spirit. Kailangan mong self-control. Okay? Pag-usher ka, Pastor, paano ko kailangan, paano ko gamitin yung self-control pag nag-usher ako? Eh, di ba, kung minsan may na-usher tayo na doon mo sila pinapaupo sa unahan, ayaw nila doon, ano? Doon sila sa gusto nilang seats. Ano? So, kailangan mo ng self-control. Ano? And, of course, as usher also, you know how to place people sa kanilang mga seats. Ano? So later, pag-usapan din natin yan. But these are the biblical qualifications, spiritual qualifications of an usher. At lahat ito ay para naman sa lahat. No? Lahat ng qualities na ito ay para sa atin lahat. Because these are the fruit. This is the fruit of the Spirit. Na makita dapat na ma-execute natin sa buhay natin. Okay? So maybe kung hindi ka masyadong loving, maybe dito pag nag-join ka sa ministry, nagiging loving ka, no? Wala kang masyadong joy dito sa ushering, na develop yung joy mo, no? Panayngiti mo simula ng pagdating mo sa church hanggang matapos ang ating worship. nakangiti ka, no? Di ba? And that is really part of kwan, no? In order for us to be effective, we should also demonstrate, no, outwardly yung bunga ng Espiritu. Kasi ikaw, tayo palagi, for nasa ushering committee ka or ministry, ikaw palagi yung, di ba, tinitingnan ng mga tao. Sabihin na, itong usher na ito, parang hindi naman ito nagsismile, parang ganito, ganyan, ano? Di ba? So, you are actually, sabi natin kanina, you are the representative of the Lord Jesus Christ and also the representative of the church, ano? Kasi sa mukha mo makita kung anong iglesia mayroon tayo, ano? So, if hindi natin pinapakita yung bunga ng Espiritu, okay, bunga ng maligno, ano, yung makita sa... Okay, so sige po. Dahil po free lang itong ating Zoom, eh kailangan po natin magbalik after 40 minutes. Sige. So let's continue yung ating pinag-aaralan, ano. So we are talking about spiritual qualities, ano, ng usher. So of course dapat meron siyang fruit of the Spirit. Okay? And the next is ano pang qualification. So it comes to spiritual qualification, of course mature, ano, and maturity comes with the fruit, no, of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Okay? So, other qualifications, maliban sa spiritual qualification, number one, you should understand also the vital role of the usher ministry. Ano po yung role mo as an usher? No? So, mamaya I will talk about the roles. No?
And then number two, you enjoy and care about people. Okay, so you are somehow, ano, people-oriented. Okay, and then you possess a servant heart. So being an usher is like serving, you know, and that's why you need, and we need to have a servant heart, you know, the heart of the servant. So there are many other qualifications, you know, that we can share later on, and maybe you can share later on. Okay, sige. We'll talk about the roles, you know, or responsibilities of an usher. Ano po ang role ng usher? Ano po yung responsibilities ng usher sa loob ng iglesia? Okay. Well, kung sa, for example, sa Saturday group natin, everyone becomes an usher, for example, dahil kunti lang naman tayo pag Saturday, and yung mga usher natin ay nag-work din, you know, in helping, for example, pangbigay ng mga programs. Sa ating Sunday group, kailangan natin yung usher dahil nga marami tayo, ano, pag Sunday, and we need your help, we need the help ng ating mga usher when it comes to that. So, ano po yung role mo pag nasa ushering ministry po kayo? Ano po yung mga bagay na dapat mo gawin? Okay, so I have listed him here several things. Number one, you should prepare yourself spiritually, you know? So you should be spiritually prepared. Paano po yun? Well, of course, you know, before ka pumunta ng church, and you know, before you come to church in to perform your duty ministry, of course dapat preparado ka rin, ano? Preparado ka sa mga tao na makakasalamuha mo, may guide mo, ano? Maybe some of them galit, some of them are hindi ba mamansin pag-greet mo, ano? So being spiritually prepared will help you handle yung mga cases na ganyan. Okay? Number two, you should also take initiative. Ano po yung pwede mong gawin? Meaning common sense, ano? Ano mga bagay na pwede mong gawin? Take initiative. For example, pag kulang ang chair, ano? At so may chair naman doon na naka-preparar na, no? So nakahanda na. So for you to take initiative, of course, kunin mo yung chair and i-kuan mo, ilapag. Lagay mo sa ating hall para ma-i-kuan, ano, magamit. Okay? And ano pang mga initiative na pwede mong gawin? Okay? So, always have to take initiative sa mga bagay, especially for the good of the members. Ano? Number three, absorb the pressure of the moment. Do not transfer it. Kung mayroong mga problema, for example, sa mga members, like nagalit, ano, kasi sinabihan mo, pwede mo ma-silence yung phone mo kasi may worship tayo. Okay? Paki-silent na lang po yung phone mo. Aba, bigla lang po siya nagalit, ano? Ayoko! No. So, absorbing the pressure for the moment, you know. So paano mo absorb yan? Okay? So maybe if you can deal with the pressure, you deal with it. Pero kung hindi, eh maybe that's the moment na you transfer it to your leader, no? We praise the Lord, you know, yung ating chairperson sa ating ushering, si Sir Ruby, you know, kasama natin ngayon. So pag hindi mo ma-deal ang pressure, you refer them sa chairperson mo kaysa sa Ruby, ano. Kung hindi pa ma-ease yung isang tao, ay that's the time na siguro na i-transfer ng chairperson sa deacons, ano. Oh, let the deacon deal with it. Pero
as far as and as long as you can handle the issue, do not transfer the pressure to other people for the moment. You can ask for help, but if you can, you can deal with the person with the problem. So it's good also. Okay. Any questions so far? May question kayo? Wala? Wala naman. Just unmute your microphone if you want to have question. Okay. Number four. Sino pwede magbasa number four na visible sa inyong mga phones? Number four. Number four, own your section, lead your section, shepherd your section. Thank you, Sister Ira. Now, owning your section. Now, this is actually for bigger churches, like mga mega church. So they are functioning by section. Itong row na to, section mo to. So this would be section number one. So own your section. Kung ito po, dito po kayo na-assign. Okay? Like for example, sa ating church, kung tingnan natin, ilang section ba yung church natin? No? Isa, or lagay natin tatlo, no? Isa sa kanan, sa gitna, tapos doon sa kabila, no? So tatlong section, dapat may naka-assign. O ikaw dito, na-assign ka dito, tatlong usher tayo. Ako dito sa kanan, ikaw dito sa sentro, ikaw doon sa left. No? This will be your section. So any problem, pwede mong, ito po yung i-oversee mo, ito po yung i-lead mo, no? Ito po yung i-shepherd mo. Pag mayroong need, may tumayo, tapos naghahanap ng toilet, so section number left should be the one to attend, no, the case, para hindi siya mixed, hindi ma-mixed up yung ating sectioning. Okay, so hope na this is also be done later on, no, sa ating sa inyong mga planning, for example sa mga ushering natin, no, sa Ruby. So assign person to deal with to attend the right, the center, and the left people corner ng ating iglesia. So you have the responsibility for that, you know. And then follow the direction of your section leader. So wala naman tayong section leader, ano? Puro kayong mga section one, ano? So you can all follow the direction of your leader. For example, like the ministry chairperson natin, Sister Ruby, kung ano po yung direction. Okay? Ito mangyayari pag nasa kwan tayo, no? Pag nasa big gatherings tayo, like anniversary, sa Ducub Windsor tayo or sa malaking place. So kailangan natin yung order. So we should have maybe section leaders during that time. But now, maybe you will have one section leader and that would be your ministry chairperson. So you follow her direction. Number six. Sino makabasa? Number six. I-unmute nyo lang yung phone, ang inyong microphone. Help people find a seat. Okay. Now, that is really the major, thank you, Sister V. That's the major responsibility, ano, ng one of the major responsibilities ng usher, ano, you usher, based on the meaning, you help people find a seat. That is really the meaning of it, ano. So that's why sa loob ng iglesia, for example sa atin, ano, kunti lang naman tayo Sunday, may mga tao pa, or for example, sa morning, marami tayong worshiper na nagjo-join. And then kung minsan, naubusan tayo ng na-open na seats, you know. So, you help people find a seat. And siguro, pag nag-start yung worship natin, para hindi tayo mahirapan mag-arrange ng tao, during the worship, siguro it's good na you ask people, like for example, to occupy yung front seats, no? Para pag-start na ng worship,
hindi na tayo magsiksikan doon sa una para hindi na din ma-disturb yung mga worshipers natin. Kasi mangyayari pag nauna puno yung likod, yung una walang pupunta ng front seats, pag nag-start na yung worship, may mga bisita na darating or mga members, ano, yung iba sa kanila nahiya na rin pumunta doon sa harap, ano. And yung iba gusto na lang nga doon na lang sila tatayo sa gilid ng pintuan para ako na lang, ano, para hindi na lang sila mag-walk through the aisle and punta doon sa front seat, ano. So it is the responsibility of an usher to ask people first, ano, or maybe sabihin ninyo sa ating worship leader, no, before siya mag-lead ng worship announcement, okay? Pwede pong paki-turn off yung ating, you know, phone, no? Kasi kung minsan nakakalimutan ng mga worship leaders yung ganyan. So, usher always look on this concern, no, na pwede niyong ibigay yung announcement sa, no, magsulat ka ng announcement, bigay mo sa ating worship leader, ano, announcement from the ushering committee and ushering ministry, please turn off your phone during our worship, and if possible, please take your seats, you know, on the front side first ng ating church para hindi mahirapan yung mga bisita natin or yung mga late members natin na pupunta sa harap, you know. So the ushering committee or ministry should always see to it na ganyan po yung ating order. Okay, so you can always give announcement before ng worship. Okay, and then if everybody is settled during worship, lahat ay nakaupo sa unahan, ano, palikod. So during the worship time, hindi na mahirap maghanap ng upuan para maupuan yung mga latecomers. At hindi na rin sila mahihiya dahil walang nakakakita sa kanila na mata dahil nasa likod sila. Ano? So, help people find a seat. Number 7. Sino pong pwede magbasa? Sister Hazel. Oh, is it Ate Flor? Ate Flor. Wale. Collect the offering. Collect the offering, you know. So, of course, in some churches, thank you, Sister Hazel, sa ibang mga churches, merong mga collectors ng offering and they are the deacons, you know. So, mga deacons kung minsan yung nagko-collect ng offering. Sa church natin, may mga deacons din, you know. But most of the time, ang nagko-collect ay yung mga ushers natin. So, ushers are collecting the offering, you know. So, tithes and offering. That's, of course, you know, that is also your way of worship, you know, collecting the offering from the people, you know, from the church. So, that is one major responsibilities that you have, you know, sa loob ng iglesia. Okay? Number 8, sino pong pwede magbasa? Ate Flor Agpawa. Get an accurate people count. Okay, so get an accurate people count. Thank you, Ate Flor. So, although maybe tanong tayo, kailangan pa ba, Pastor, na maglista tayo ng accurate attendance? Well, in a sense, that's part of our, you know, counting or of our members. And it's good din na alam natin, you know. In fact, you remember yung kwan, ano? You remember the story of the good shepherd, okay? Yung nawala yung kwan niya, nawala yung isa sa 100, okay? Bakit niya alam na nawala? Eh dahil binilang niya, di ba? So binilang niya yung kanyang sheep, kulang ng isa. Okay? And then he left the 99 and find yung isa na nawala. And I think that's also an analogy of our church, you know, of the Church of the Lord.
not only to have or to to have an exact number of members, but also to know kung sino po yung wala at kung sino po yung andyan. For the purpose of what? Okay? As a church, alam natin dapat, ano? At masubaybayan din natin ang mga members ng iglesia natin. And sa follow-up, discipleship, kailangan po natin yun. Okay? So, that's why if you're an usher, you know, get an accurate people count during our worship. Okay? And there are many other things na pwede nating ma-associate when you have the accurate count of people sa loob ng iglesia. Okay? So, these 8 responsibilities and more others, ano, marami pa. Okay? Maybe these are the additional accountabilities, responsibilities natin. Number 9, reset and clean up the auditorium. Okay? So, as an usher also, for example, sa mga big churches, after ng worship or even before ng worship, yung iba maaga pa sila dahil gusto nilang iayusin yung mga yung worship hall, ano? And then after ng worship, sila din po naman yung mag-ayos, mag-clean up, and then iayusin naman nila for the second worship naman, ano, in the afternoon. And that's also good, ano, sa ating iglesia. Of course, yung ating iglesia, pag Sunday, meron tayong dalawang worship. So it's good na sa mga ushers natin, if you can come early and help with the setup ng ating auditorium, worship hall, that will also be good. You know? That's part of your responsibility as you are preparing the physical aspect, you know, ng ating worship show. So in your responsibility, you prepare the mind and the heart of people. You also prepare yung physical arrangement natin together with the setup, ano, together with the our setup ministry, you know. So it is your responsibility to set up and to reset and to clean up yung ating worship hall, okay, during our worship Sunday worship time. And that is really very important din, ano. At least meron tayong gawain, ano, sa iglesia. Now, any other question before I move on sa other responsibilities? May tanong po ba kayo? May mga na-notice kayo na pwede pa nating i-develop or may mga bagay kayo na gusto niyo pang i-suggest? Okay? As you think, punta muna tayo sa iba pang mga responsibilities ng isang greeter, ng isang usher. Now, number 1, this is more of a personal, ano, maintain proper appearance and personal hygiene. Okay? Now, remember, you are not a Chinese usher, you are a Filipino usher. Okay? And alam natin, Filipino, masyadong masilan sa amoy, ano, di ba? So, kung usher ka, tapos hindi ka nakapag-deodorant, no, mapansin ng kwan yan ng mga ina-usher mo, no? Kasi sabihin na, ano man yung usher nito, ang amoy ng kilikili niya, parang guaver, ano, or parang, di ba, hindi maganda, no? So, and then proper appearance, dapat yung buhok mo, ano, nakapusod or nakaayos, no? Hindi ka nag-usher na yung buhok mo ay buhaghag, tapos para kang ermitanya, no? Para kang nakatira sa bundok, ano? So, that is part of your personal responsibility. So, sabi nga natin, meron tayong spiritual preparation, meron din tayong personal, ano? And the physical preparation. So, dapat, one ka man, ano? Makita nila na presentable man tayo, no? You are presentable to the people na ina-usher natin at miniministeran natin. Okay? So, have a proper appearance. Kung may lipstick ka pa, okay lang yan, no? Personal hygiene. Okay?
usually, ano, Sister Ruvi, meron kayong uniform, di ba? So you are, you know, using your uniform na kung minsan pula sa taas, ano, tas black na palda, okay? So that's also good, you know, proper appearance, kumbaga. So for you to be noticed as, or distinguished as usher for the day, you know. Okay? Number two. Sino pwede magbasa number two? Ate Ri. Show up on time. Okay, show up on time. Thank you, Ate Ri. So, as usher, ano, dapat on time tayo, ano. So, well, alam natin na dito sa atin sa Hong Kong, kung minsan maaga ka pa punta ng church, kaya lang hinarangan ka ng employer mo, ano, o palutuin ka muna ng itlog or palutuin ka ng noodles, tapos malilate ka na kung minsan, ano. So, but in cases na makalabas ka ng maaga, show up at least maaga, no, sa loob ng or sa iglesia before ng worship. Bakit po? Sabi nga natin, you can help prepare yung ating physical arrangement, yung setup ng ating worship hall, no. Sa atin, sa church natin, yung mga prayer group natin pag Sunday, sila po yung una, and we praise the Lord for them kasi sineset up na nila yung ating iglesia, okay? Like si Atilina, for example, at Atinelia, ano, and si Seria ng Sabado natin. So they are early and then sineset up na nila, okay? But it's good na tinutulungan nila tayo. Pero sa atin na mga ushers, that responsibility is part of our duty, you know. So if you can show up before time and arrange yung ating chair, that would be also good, you know. Prepare mo yung ating alcohol, prepare mo yung ating tawag nito, yung temperature gun, prepare mo yung ating mga tights, kuha natin, ano, yung tights bag, offering bag natin, okay? And maybe pag mayroong mga dumi-dumi, pwede ka pang magwalis, ano. So, that's part of our other responsibilities. So, you can do that when you show early before worship, okay? Para makagawa ka pa ng mga bagay na ma-prepare mo. Prepare mo sarili mo. Makatingin ka sa ating salamin. Meron tayong malaking salamin doon. Tingnan mo yung sarili mo. Presentable ka na ba for the Lord? No? So, that is when you go there early, you know, before worship. Number three. Sino pang pwede magbasa? Number three. Sister Sharon, pwede mo magbasa? Read the bulletin, get informed, stay informed. Okay, thank you, Sister Sharon. So, meron tayong bulletin, ano, or church program. So, before you hand in sa ibang mga bisita natin, mga members, at least alam mo na kung ano po yung information natin for the day, ano. Like, for example, alam mo kung ano po yung ating scripture reading, ano, yung mga birthdays. So you read yung ating bulletin and get informed sa mga kung anong information announcements, ano, na mayroon, and stay informed with the important announcements. So that is very important. So yan may magawa mo, no? Of course, if you show up early, and of course as you are standing, you have the program, you read it, okay? And then ito, wala tayo sa ating iglesia. Iwan ko lang, Sister Ruvi, pwede mo mabasa? Sister Ruvs, number four. Wear your name tag. Wear your name tag, okay?
Sister Ruby, may name tag tayo sa church, ano? Wala. Meron po dati, pero dami kasi yung may name tag po, malis na. So ngayon yung mga bago, wala po. Mm-hmm. Sige. Siguro pagbalik natin ng worship, God willing, paggawa tayo ng name tag, ano? Paggawa tayo ng name tag para makilala ng mga bisita or even mga members natin. Siguro bili lang tayo ng parang yung name holder na ilagay lang dito. Tapos kung sino man po yung naka-duty, no, lagay na lang yung pangalan niya doon. Okay? So para meron tayong name tag. And it's important, no, na mayroong name tag para alam ng mga members natin. Okay? Number 5. Anyone can read? Number 5. You are not required to usher every Sunday, but when you are on schedule, give it 100%. Thank you, Sister Harleen. Of course, hindi naman lahat ng Sunday, sabi nga, mag-usher tayo, no? Sister Ruby, ilang yung mga ushers natin ngayon na volunteer? 20 po. 20. Wow. Ano? So, that would mean you can usher once a month. Ano? Kung meron tayong tiglilimang usher every Sunday. Okay? Morning, for example, afternoon. Morning, afternoon. If you can usher maybe twice a month. No? Or maybe hindi naman kailangan nga, no, na mag-usher ka every Sunday, but whenever you are on schedule, no, give the best that you have when you are ushering. Patapos na to yung ating another 40 minute set, ano, pag natapos ulit, come in na lang kayo ulit, ano, same link yung gagamitin ninyo, no? So after this, para sa ating closure. Okay? So if you're ushering, given time to usher on Sunday, give your 101% effectivity, no? Your best, kumbaga, when you usher. Okay? You are not doing it para sa members or sa pastor or sa mga deacons. You're doing it, of course, for the Lord. No? You usher, you give your best smile, you give your best service, you give your best, kung ano pa na best na pwede mong gawin. No? When you do your ushering responsibility. Okay? Number 6. Sino pwede magbasa? Number 6. Number 6, if you are on the schedule and can't make it, it is imperative that you call your leader. Thank you, Sister Iyer. So if you are on the schedule and you cannot make it dahil po pinagawa ka pa ng employer mo ng lopako or pinagawa ka niya ng kung ano-ano pa, tas malilate ka na or maybe hindi ka na maka-attend, no? Baka sa amin ka na lang makahabol, ano, at least nakahabol, ano. So it is imperative, ano, kumbaga initiative mo na yan na paalam sa mga leader or sa leader mo, like sa kay Sister Ruby, ano. Okay, so Sister Ruby, hindi ako makakuan, hindi ako makadating ngayon ng ganitong oras kasi may pinagawa pa si Missy, si ma'am or si sir, or kailangan ko pa mag-remit ng pera ngayon kasi may emergency sa Pilipinas, ano. So always call, no, give or communicate to your leader para at least kung may time pa magawa ng paraan, no? Or alam ng leader mo kung saan ka na hindi ka makarating. So he can ask maybe the deacons, ano, or some other church leaders na mag-usher muna. Okay? And of course, kung alam mo na na hindi ka pwedeng maka-join ng Sunday ushering, Saturday pa lang or maybe days before na nalaman mo,
communicate agad ano sa leader mo para makahanap ng replacement ano ng other usher ano for the day. Oh, this is really good. Okay? Sino makabasa verse na verse number 7? Number 7. Number 7, smile, talk to people, and learn their names. Okay, thank you, Sister Harleen. So, smile. Wow, ano? So, kailangan pala mag-smile, ano? So, no, hindi naman to pagalingan ng smile, ano? At pagandahan ng smile. Okay? Kagaya ng smile ni Sister Ira, or Sister Harleen, ano? Or Sister Sharon. Okay? Or smile natin lahat, ano? Ang importante, nagsasmile ka, ano? Regardless of, okay? Why? Because you're actually, you are doing a work that involves people, ano? And appearance, your outward look is really important. So smile. And then talk to people, and that's why kailangan din naka-toothbrush ka, no? Naka-toothbrush ka para at least ano, hindi ka mahiya magkuan ano, makipag-usap sa tao. Kasi pag hindi ka, for example, naka-toothbrush, tapos kakakain mo lang ng breakfast, tapos yung ulam mo ay manok na may sinabawan na manok ano, na tinolang manok na may malunggay. Tapos yung malunggay nakasiksik pa sa ipin mo. Tapos nag-asher ka na at nakasmile ka. Nung nagsmile ka, nakita nila yung malunggay sa ipin mo. Tapos yung baka sabihan ka pa ng ina-asher mo, ano? Mawalang galang na po, may malunggay ba yung ulam mo kanina? Okay? Kasi may malunggay po yung ipin mo. Tapos sabihin mo, hindi, kahapon pa yan. Ano? Ay, kahapon pa wala. Pakahapon pa, hindi naka-toothbrush. Ano? Okay? So, it's good to have, of course, hygiene. Tawag nga hygiene. Ano? So, when you talk to people, it's good din na fresh yung inyong breath. Ano? And that's part of your hygiene, physical preparation. Smile, talk to people, and then learn their name. Okay, so dapat i-learn din natin, alamin natin yung pangalan nila. Now, I acknowledge na hindi ako talaga best on learning people's name, ano? Okay, and that's why hindi ako historian. So, I can remember the faces, but name, no, hindi ako ganun ka, tawag nito, photographic mind, ano? So, but, okay, I need to learn names, ano, kailangan. So, kasi kung minsan, ano, winiwido-wido na lang yung pangalan, so, we need to learn names, ano, and that's why when we greet them, hindi pa natin sila kilala, as you usher them, maybe time na makipagkilala sa kanila. Okay? So smile, talk to people, and learn their names. Okay. Now, ano po yung ushering motto natin? Sino makabasa ng 1 Corinthians chapter 31 to 30 or chapter 10:31 to 33? Dala lang po. Sige, Atri. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense to Jews or to Greek or to the Church of God. Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Okay. Salamat po, Sister Ria. And this would be our motto, no? Do all to the glory of God. Okay? Whatever you do, you usher man, or you teach, or kung ano pang ginagawa mo, you just do it all for the glory of God. Giving no offense to anyone. Like for example, no context sa church natin, may mga bisita, ano. Try to please them, okay?
to give them the best that you have, not seeking for your own personal gain or advantage, but that of many. Anong purpose natin? So that they may be saved. You know? May mga bisita tayo na pupunta ng church. And the first one they meet, sino? Ushers. You know? Kayo po yung una nilang imi-meet sa pintuan. So give your best to them. Treat them as delicate, ethereal people. Okay? They are easily to be broken. Okay? Kasi di ba pag mga tao na kung minsan wala pang relasyon sa Panginoon, they're really looking for some butas sa buhay or sa iglesia. Okay? So, for example, kung may usher tayo na hindi maganda yung pakikitungo sa kanila, that would be the last time they will visit sa church. Okay? Pero, if we do our best, you know, give them the best accommodation, best guidance, and best ushering na mabigay natin sa kanila, oh, who knows, no? God will use it so that they will be ushered to the church and they will be saved. You know? So the purpose of our ushering is to bring people to the worship of God, no? To edify the body of Christ, and to evangelize, you know, to bring people to the evangelization so that they will be led to the Lord Jesus Christ. Okay? Ito pong gamitin diyan. Ikaw, tayo, involved sa ating ushering ministry. Okay? Now, ano po yung commitment natin ngayon?